We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. At home with GMA Regional TV. Happy Wednesday morning, mga kapuso! Bangon og lihok na! Nakapamahaw na ba mo? Mas mulami ang inyong pamahaw kung kauban mininyo. Dinhi lamang sa inyong number one morning show all over Mindanao, ang At Home with GMA Regional TV. Resi, good morning! Good morning, Sapsayo! Good morning sa tanan natong mga kapuso viewers all over Mindanao na nangandam karon padulong sa ilahang mga trabaho, naghikay o pamahaw o mga namahaw na pod karon. Maayong buntag kaninyong tanan, mga kapuso. Padayon kitang ma-inspire sa mga storyang hatod namo diri lamang sa At Home with GMA Regional TV. Sakto ka na, Resi. Pinasahi nga klase sa gugma this Valentine season ang atong hisgutan tungod atong makauban ang usa ka single mother from Cagayan de Oro City nga nagahulagway sa mother's love. Ang storya sa iyang sakripisyo, hagit sa kinabuhi ug kalampusan, kana ang atong atangan sa spotlight. Ug para sa mga gahuna-huna ug naglibog pa kung unsang ilahang regalo pang surprise sa ilahang loved ones this Valentine's Day, kami na ang bahala sa inyo, mga kapuso. Doon na kami mga gift ideas and surprises na swak this Valentine's Day at tangin ninyo. And sa best talk naman, mga kapuso, atong makauban walay lain pa si Kapuso Chef, Chef JR Royal. Maayong buntag, mga kapuso, it's Vista time na sab. And this morning, atong makauban si Kapuso Chef, Chef JR Royal. Maayong buntag, Chef JR, and welcome back dito sa At Home with GMA Regional TV. How are you? First, maayong buntag sa lahat ng food explorers natin dyan sa area nyo, sa lahat ng mga televiewers po ng ating At Home with GMA Regional TV. First of all, congratulations, Chef JR, sa buong team ng Farm to Table. Congratulations because you're celebrating your very first anniversary. At para naman sa episode na ito, what makes it special? Napag-alaman kasi namin na paano pupunta kayo sa isang beach farm. Specifically located sa isang beach farm. I think that word, that term in itself is very unique na meron tayong farm sa beach. So, it's very exciting kasi yung technology na ginagamit nila in this farm is something na pwede nating i-replicate kasi ang dami naman pong mahaba ang shoreline ng Pilipinas eh. So imagine if they can also convert that into vegetable producing areas or spots, then I think kahit papaano yung pangkain man lang ng mga locals ma-address natin. So yeah, this is another exciting food exploration for our viewers. Can you give us an overview kung ano yung mga masasarap na putahe na ihahain ninyo para sa ating mga kapuso? For this episode, we decided to do a clam bake. Basically, it's a cooking process na maghuhukay ka sa buhangin, lalagyan mo siya ng bato sa ilalim, paapuyin mo for hours, actually at least 1 hour kailangan para mainit na mainit yung bato, saka mo ipapatong yung mga iluluto mo, mga taho. Actually, kahit anong pwede mong ma-source sa dagat eh. Pwede mo rin siyang lutuan ng meat if you prefer. But yun nga, yun yung isa sa mga gusto namin ipakita. And yung vibe lang, gusto lang namin i-preserve yung vibe ng dagat. So very chill lang to. But of course, punong-puno pa rin ng learnings. Marami pa rin kaming i-share sa inyong mga techniques. And isa rin kasi sa mga parang featured products ng farm is a cochinillo. And by the time na pwede na nga bumisita dito sa Mindanao, ano kaya ang best recipe na pwedeng ihanda ni Chef JR for us? Well, definitely. Sabi ko nga sa inyo,
paborito naming lugar ang South eh. Nakapunta na kami dyan sa Bukidnon, CBO, Jensen, Davao especially, yan yung mga paborito naming lugar. And isa sa mga pinaka-paborito kong kainin dyan is, hindi pwedeng pagkababa ako ng aeroplano, hindi ako kakain ng balbakwa. So, balbakwa is talagang pag naisip ko, naglalaway ako. Pero as a chef, I've always been interested with authentic na lasa nito or ano ba talaga yung pinaka-prosesong ginagawa nila. Gusto ko siyang makita firsthand eh. And I think yun yung una kong gagawin or i-grab kong opportunity pag napadpad na kami finally dyan sa lugar ninyo. Natatakam talaga kami every time we watch a Farm to Table sa GTV at simula nga umere ito. Ito na ang pinakaabangan ng ating mga kapuso, especially of all the programs dito sa GMA Network. But for you, Chef, what makes Farm to Table different? What I really like about the show, as a viewer, not as a host, is siguro yung authenticity. Authenticity of what we're trying to do. Kasi hindi kami nagluluto para magpasikat. Where we're actually doing the dishes that we do in, minsan nga, in its simplest form eh. Para lang, siguro ipakita lang yung pwede natin gawin or kaya natin gawin for a specific ingredient. I think for me, so kung ano yung nandiyan na ingredients, dun tayo bumubuo ng mga pwede nating pwedeng gawin. So I think that in itself is unique and very relatable. Kasi yun naman din talaga ang normal na sitwasyon sa bahay, di ba? Yung ganong klaseng approach, masyadong siguro parang natural at saka something na talagang alam ng mga Pilipino kasi yun naman talaga yung ginagawa natin. If there's also one thing na gusto mo rin ma-impart sa ating mga kapuso, Chef, lalo na sa mga kabataan natin dito sa Mindanao, what would it be? Siguro hindi lang naman po sa Mindanao, but sa buong Pilipinas siguro is just be true to yourself. Just embrace who you are. Kasi I know for a fact that we are all beautiful people. Alam natin yan. Alam ko yan. We just have to embrace it. We just have to trust the process na meron ng future dito sa ating industriya. And lastly, please thank and invite lahat ng ating mga kapuso na panoorin ang first anniversary episode ng Farm to Table. At sa lahat ng viewers ng At Home with GMA Regional TV, maraming salamat po mga food explorers natin na sumusuporta hanggang ngayon. Of course, don't miss yung ating anniversary special, but every week naman sa atin is parang anniversary special sa mga iniahatid namin sa inyo. Again, maraming salamat sa inyong suporta, sa inyong pagmamahal, and patuloy po kaming magbibigay sa inyo ng very exciting and very enjoyable experiences sa linggo-linggo nating pagsasama. So maraming salamat po mga food explorers. Of course, Farm to Table lagi sa GTV. Dagan kaayong salamat, Chef JR, and once again, congratulations po sa inyo at sa buong team ng Farm to Table on this very important milestone. Dagan salamat and stay safe. Our pleasure. Thank you for having us. And that was Kapuso Chef, Chef JR Royal, mga kapuso. Tutok lang mo kay mabalik pang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong panahon sa mga puso, laing type sa gugma ang atong siren karong buntaga, sanglit gugma kini sa usa ka inahan. Siren tang storya sa usa ka misamisnon nga inahan nga sobra na pulo ka tuig nang gitaguyod ang iyahang anak. At makauban this morning si Ma'am Divina Sason. Ma'am Divina, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka karong panahon na? Good morning mga kapuso sa Mindanao. Okay lang po, I'm doing great despite of the pandemic. Salamat. Glad to hear nga you are doing fine karong panahon na. Pero Ma'am Divina, let's talk about no sa imuhang life. Labi na sa imuhang pagkainahan. Please share to us kinsa ba ang imong pinalanggang anghel. Oo, tinuod. Usa ko ka solo parent, single mother. Ako ang, doon ako'y anak, babae, si Gabriel. Actually, iyang pangalan tinuod. Mariam Gabriel Iliana. Of course, pareha may apelyedo, Susun. Iyon siya, basiging Suunta. 10 years old na siya, mag-11 siya karong September.
Ma'am, na-mention mo no nga napulo katuig na kang inatay o ina na tatay pa. Unsa ba kalisod ang adlaw-adlaw nga kinabuhi nga ikaw gyud ang nag-inusarang gapaningkamot? Financially, lisod gyud siya kay ako naman isa nanginabuhi para sa iya ha, dayon gawas mangud sa iya ha. Naapod sa ako akong mama, akong papa og duha ka pag-umangkon nga kuan 14 og 12 years old nga gibiyaan pud sa ilahang mama. So sila akong gibuhi. So financially kuan gyud siya kanang struggle pero okay ra. Emotionally kana bitang parehas sa uban mama so, single mother nga murag dunay struggle emotionally. Wala ko ana because pag anak na ko sa iya ha, so kad naabot si Gabs ako ang kinabuhi, mura bitaw ang akong life is kanang naningkamot ko para sa iya ha, murag ana na lang every start of the year. Kamusta pod ba ang relasyon ninyong duha sa imuhang anak, labi pa nga ingon ani ang inyuhang setup? Nakasabot ba siya sa sitwasyon o giunsa pod ba nimo siya pagpasabot nga ingon ani ang inyuhang pamilya? Puan mi, kanang opposite ang relasyon na mo ako og si Gab as mama og anak. Opposite sa ako og akong mama. Kami mang good nagtubo mi nga dili mi expressive pero sa kang Gab ingon ana mi ka puan ka expressive nga kanang I love you ma, lalab sa ako mabi. Sa una man gud maibog kay ko sa mga anak ug mama nga ingon ana unya dili man gud mi ingon ana sa akong mama. Oh, dili mi ingon ana ka expressive. So, motong pag ingon ako nga kung naakoy anak, gusto ko maingon ana nga kanang I love you ma, good night ma, ingon ana. So, ana. Isip mga ginikanan gawa sa pag-provide no sa mga kinahanglan sa atong mga anak, kinahanglan sab nga magtudlo ta sa ilaha ug maayong pamatasan. Ma'am Divina, unsa ba ang mga lessons nga imong ginatudlo ngadto sa imuhang anak? Kinahanglan kabalo gyud siya mag-please, kabalo siya mag-thank you. Ingon ana gyud dayon, dapat di gyud siya mangaway. Isip inatay, ina na, tatay pa. Ma'am Divina, unsa ba ang mga realizations nimo sa imuhang kinabuhi karon nga usa gyud ka ka certified inatay? Akong na-realize nga inig magpadako bitaw kag bata, inig mga anak ka, ang imong responsibilidad dili rataman sa pagpalugwa sa iya ha. Lifetime commitment jud ay siya. Kanang ingon ana ba, nag-look forward ka pirmi. Ana, dili lang para sa imong kaugalingon, but para sa iya ha. Ingon ana akong na-realize. Alang sa ato mga kapuso, viewers, especially atong mga anaa sa same situation ni mo, Ma'am Divina, ingon man sa mga ginikanan. Aduna ba kay mensahe, ingon man, tambag ngadto kanila. Kung unsa ang imuhang pagpadako sa imuhang anak, kung giunsa ni mo siya pag-treat samtang nagkuan siya, samtang nagtubo siya, dili din na niya malimtan. Kay kung maayo ang relasyon ni mo sa imong anak samtang nagtubo siya, wala gyoy anak mo talikod ni mo. So, kana siya nga mensahe dili lang para sa mga solo parents, but sa tanang parents out there. Dagang salamat, Divina Suson, sa imong oras nga gihatag dinhi sa At Home with GMA Regional TV. Truly, a mother's love is the greatest, og imo kanang gipamatud-an. Amping kanunay! Salamat! Salamat mga kapuso, amping, may buntag. Mga kapuso, relax lang mo diha, kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, nanabumoy mga nahuna-hunaan nga regalo o pang-sorpresa sa inyo mga hinigugma this Valentine's Day. Well, sa mga wala pa, sayro nato kining pinasahi ng Valentine's Day gift idea alang sa inyo mga loved ones. Sayro nato kauba na si Ma'am Ivy Gonzalez and Ma'am Jeremy Tinapay. Maayong buntag Ma'am Jeremy and Ma'am Ivy and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Hello, good morning mga kapuso. Ilabing na dito sa Davao City. Mayong buntag, mga kapuso!
This Valentine's Day, daghan gayud ang gusto i-surprise ang ilahang mga loved ones. And kamo Ma'am Ivy and Ma'am Jeremy, ang mga pioneer concept creators aning surprise on wheels sa dakbayan sa Davao. Unang-una, kenus aba mo nagsugod ani o kinsa pod ang mga nakahuna-huna aning konseptuha? Nag-start po kami last early 2020, pero wala pa may page atong time. So, nagawa namin yung aming page by July. And nung time na yun, wala pa may naging customer. So, nag-timing pod nga naa si Jeremy o relatives na nag-birthday. So, dito may nag-sample. And kaninga, nahuna-hunaan ako ni Dugay na pitaway. Katong OFW mangod ko before. So, nakatry na pod ko pa-surprise sa ako ang parents before. Pero, nagkiusap na sa mga kaila, mga cousin na magpaluto or magpabili something din pahadid sa balay. Tapos nung time na sige na mag-uban, mga laagan, katong wala pa'y pandemic. So, na-quinto na ako sa ila ha, about sa surprise on wheels. Tapos, murag, nag-hesitant pa siya, baka yung sa unsa man na, oy. Kay wala pa lagi siya idea until nga one day nakakita siya ng video about sa surprise on wheels sa Facebook. Then, nagka-interest ha. So, yun. Na ituloy jud namo kaning double surprise on once po. Wow, swak gyud kaayo siya nga pang surprise, ma'am, no? Pero sa tan-aw ninyo, unsa bay estimate cost kung mag-DIY or do it yourself naman na surprise on wheels ang ato ang mga kapuso? So na siguro sir sa 1,500 to 2,000 depende sa design, sa decor na gusto nimong ibutang sa car. So then idagdag na lang nimo sa cost ang mga surprises or gift na gusto nimong ihatag sa imong loved ones. So magdepende sir sa imong gusto nga ibutang sa car. Ma'am Ivy and Ma'am Jeremy, kani bang konsepto sa pagsurpresa pwede pud ba nato dibuhaton sa laing mga celebrations or occasions? Opo ma'am, any occasion po like birthday, anniversary, welcome party sa ato ang mga kababayan nga OFW or mag sorry ana sa mga nabuhatan na tupili maayo. Pwede po kayo sa Father's Day, Mother's Day, and sa nakakakilig na proposal po. Nakakater na din po kami niyan. At nakakater na din po kami ng I love you, goodbye. Na muntik na po kami mo goodbye, pero okay na po. Nasettle na po. Based po sa inyong personal experience, unsa ka hasatan-aw ninyo ka-importante or unsa po ang impact na makahatag taog mga surprise sa tao? So, para sa mga ma'am, importante, kay base sa among na experience, lahi ra gyud ang paminaw o feelings ba nga maka-surprise ganito sa katao. Kaya kung happy sila, happy po ni. Kung hilak sila, makahilak po ni. Opo, para sa mga importante po kayo ang kuan, ang surprise paminsan-minsan po na pakilig po nato atong mga loved ones. Kay ako sa ako ang experience naka-try na mo po i-surprise ko sa akong partner. So murag lahi ra kayo sa paminaw ba nga murag uy importante dai kayo po dili na ko taga sana on sa Facebook. So para sa atong mga kababayan, surprise din nato ato ang mga loved ones paminsan-minsan ako bisag ka nang simple lang kaayo. Kani ma'am, ginaunsa po din yung pag-execute or pagbuhat sa inyo ha mga surprises on wheels because evidently nakahatag yun kini o ga special feeling and surprise sa mga tao. Nag-a-ask min sa kuan sa magpa-surprise if gusto niyang simple delivery lang or magpa-prank siya sa iyahang gusto niya pa-surprise. So, actually, halos lahat naman gusto magpa-prank. So, ayun. So, mag-ask lang sa ilaha o kung sa klaseng prank ang iya gusto ipa ano sa ilahang pa-surprise. Like, sample, magsabi siya, ma'am, ipa-prank na to si mama nga, maningil ng utang. So, kami na lang mag-char-char sa iyong mama, mag-atik-atik, kung sa ba nga utang, asa siya naka-utang. Until nga, minsan magkapikunan, kanang masuko na ilang mama sa amua bago na sa yung car, then ma-surprise sila. Then, parang gina-encourage po na mo ang kuan ang nagpa-surprise nga mag-send sa mo ang voice message para sa celebrant. Usong-uso gid karon ang mga prank, ma'am, no? Pero aside from mga pranks, unsa pa ba yung mga lain na pamaagi na pwede nato ma-surprise ang atong mga hinigugma sa kinabuhi? So, gawa sa prank, ma'am, o sa surprise on wheels, pwede po nato i-surprise ang ating loved ones sa pagbuhat sa mga bagay na din nato on wheels na buhat sa unahan.
Alright, nagalagit kaayo ang musulay ani nga idea sa pagsurpresa sa ilahang mga loved ones this Valentine's Day. Thank you so much, Ma'am Ivy and Ma'am Jeremy, sa pag-share sa inyohang time. And of course, mga kapuso, alam nyo na, Happy Valentine's Day kaninyong tanan. Thank you, Ma'am Ivy, and thank you, Ma'am Jeremy. Stay safe and God bless. Thank you, Pod, and Happy Valentine's Day. Mga kapuso, tinuod yun nga way makapugong sa gugma sa inahan. Kana sa manggipamatud-an sa supermom nga si Divina Soson ngadto sa iyang anak nga babayi. Luyo sa hagit isip usa ka single mother, wala matud pa siya na wad-an o paglaom o kusog nga maningkamot alang sa iyang anak. Gugma, kana matud pa ang rason kung ngano taliwala sa sakripisyo o mga hagit. Doon na siya'y kusog nga makapadayon sa kinabuhi. Kung nasairan sab nato karong buntaga, mga kapuso, ang pinasahing Valentine's Day gift ideas nga perfect alang sa atong mga loved ones karong Valentine's Day sa tabang na pod ni Ivy Gonzalez and Jeremy Tinapay. Ug mga kapuso, say-say pod nila na bisan unsa man nga regalo, dako man o gamay, mahal o barato, ang pinakaimportante gikan kini sa kasing-kasing, gikan sa maayo o gipaningkamutan. Okay na kaayo na. And sa best talk naman, mga kapuso, nakikchikahan kita kay Chef J.R. Royal ug mas daghan patag-angay at angan, mga kapuso, ng mga potahe from farm to table. Mapasalamatan sab siya, mga kapuso, sa misuporta sa iyahang show ug mas pabusugon pataniya sa iyang mga luto with love. Mga kapuso, unta na inspire ug nakakaton mo sa mga storya nato karong buntaga. Padayon kita sa atong mga plano sa kinabuhi and let's always seek for improvement. Sama na lamang aning panultihon, gikan kanya Mahatma Gandhi. Satisfaction lies in the effort, not in the attainment. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode. Pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw mo kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow, mga kapuso. Stay safe and well and always start your morning with a smile. Ako si Attorney Resi Zada. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.